Hello mga parekoy, in this video may pag-uusapan tayong method na makakapagpa-boost ng internet connection mo up to 70%. So kung interesado ka about sa tinutukoy kong method na to at gusto mong i-boost yung internet mo up to 70%, manood ka na ng video na to dahil ituturo ko sa iyo kung paano siya gagawin pagkatapos ng intro. Let's go! So anyway mga kaparekoy, sa video na to may gagawin tayong dalawang method. So by the way, yung first method natin, your method number 1 ay optional lang, okay? So dito ibig sabihin hindi nyo kinakailangan or hindi kayo required na gawin yung method number 1 kasi medyo kinakailangan nyo maglabas ng pera dito. Sa method number 2 natin ay yung pinaka usually na kinakailangan ninyong gawin, pero wala naman ako sinabi na i-skip nyo yung method number 1 kasi mga kaparekoy, yung method number 1 is super underrated din at napakaganda, and usually yun talaga yung pinaka magandang gawin. Pero kagaya ng sinabi ko, optional lang kasi nga medyo pricey. Ngayon magsimula na tayo. Method number 1 is also buying your good and best router. So para sa mga hindi nakakaalam kasi mga parekoy, ang router kasi is tinatawag na boosting device ng mga modem natin or ng ating internet mismo. Kasi mas maganda kasi yung technology na ginamit sa kanya at naka-made talaga siya or built talaga siya para gawin yung mga bagay na ganito. Pero kagaya na din na sinabi ko, ito ay optional kasi medyo mahal ang pagbili ng ating mismong mga router. Medyo pricey siya at hindi ko nare-required mga pare ko na gumastos kayo ng sobrang pagkamahal-mahal para lang sa isang router. Kasi baka kasi mga pare ko, ang plan na ng iba dyan is fiber. Kasi usually kapag fiber na po ang inyong plan, ay kinakabitan na mismo yan ng device na modem router. Ang modem router is modem siya at the same time router na rin siya. So ibig sabihin siya modem pero kasing bilis siya ng router. Kasi para sa mga hindi nakakaalam, ang modem kasi is ito yung pinaka default na nilalagay after natin magpakabit ng internet. At kung ako yung tatanungin ninyo, ang modem ay hindi masyadong design para sa maganda at syempre okay na gaming experience or okay na connection kung ako yung tatanungin ninyo. Kasi ganun talaga siya binild in real talk mga kaparekoy. Kahit sinong IT patanungin ninyo, ganyan yung isasagot sa inyo. Pero gaya na sinabi ko mga kaparekoy, this is a optional lang kasi malay nyo nga kayo ay naka-avail na ng fiber plan. So tanungin ninyo yung mga nanay ninyo, tito, tita, lolo, lola, or kaya yung mismong pinakabitan ninyo kung fiber na ba yung inyong mismong pinakabit na wifi. Kung kayo naman ay hindi nyo sure na naka-fiber kayo, alamin nyo na kung magkano binabahid ninyo mismo sa monthly. Kung yan ay 1715, usually yan ay fiber plan. But anyway, malalaman nyo rin kung ang inyong mismong modem is modem router F4 yung antena niya, okay? Usually fiber na rin yan, ibig sabihin naka-fiber plan kayo. Pero gaya na sinabi ko, if kayo naman yung mga tao na medyo ang in-avail na plan is yung mababa lang, ibig sabihin yung mga home DSL or kaya yung regular plan, mas maganda mga para kayo na mag-invest kayo sa mismong router. Pero kagaya na sinabi ko, this is a optional, hindi siya required, pero kung gagawin ninyo, mas maganda mga para kayo kasi super okay niya. Maglaiwan ako ng mga link sa description para doon sa mga magagandang router na pwede nyo pagpilian. Kung gusto ninyo bumili doon, walang problema. Kung ayaw ninyo, wala din problema kasi kagaya na sinabi ko, hindi to required. Okay? Anyway, ngayon proceed tayo sa step number 2 or method number 2. So yung next method naman mga kapare ko ay tinatawag na changing DNS sa ating mismong wifi connection. So paano siya gagawin? Napakasimple mga kapare ko. Ito talaga yung pinaka maganda na method na pwede nyo i-apply ngayon kapag wala kayo pambili ng router or kaya naka-modem router na kayo. Okay? Punta ngayon sa ating settings. Ngayon sa loob ng settings mga kapare ko, hanapin nyo yung ating mismong wifi. Okay, basta alam nyo na yan, wifi. Ngayon, pupunta kayo ngayon dito mga pare ko sa SSID or sa network na kinukunikan ninyo. Sa mismong connection, kung sa kayo nakakonek, yun yung pinakatamang term. Ngayon, ang kinakailangan nyo gawin, hanapin yung settings icon. Iba-iba tayo na settings icon or interface in terms dito kasi iba-iba yung UI ng device natin. So, yung mga user interface natin ay hindi magkakapareho. Just find lang mga pare ko. Click nyo lang yun, basta makikita nyo yan, icon. And then, ibababa nyo lang dito sa part na to at hahanapin nyo yung IP settings. Sa IP settings, usually yan ay nakaset sa DHCP. Ang DHCP ay yung automatic na nagbibigay ng IP natin. Ibig sabihin, yung device or yung network mismo or yung router or modem na kinukunikan natin, sila automatically yung nagbibigay ng IP sa mga devices natin. So, hindi ko na masyadong ipapaliwanag yun kasi medyo malalim. Anyway, basta click yung IP settings, set nyo siya sa static kasi ang pinaka main na papasukin natin yan is yung DNS 1 and DNS 2. Yan lang yung
common na i-change natin. So as you can see, naka-use ako ng DNS ngayon na 208.67.222.222, tapos yung DNS 2 ko naman is 208.67.220.220. Yan ay merong respective equivalent sa DNS. So ipapakita ko sa inyo yung ating DNS chart. So ito mga pare ko, ilalagay ko itong DNS chart na to sa ating mismong description para meron kayo idea kung ano yung gusto ni copy. Oh by the way, nag-download pa tayo ng wallpaper. But anyway, nandito na siya mga pare ko. Yan. Ito yung pinaka most usable DNS at most non-congested DNS. Pero syempre meron ditong isang gamit na DNS at super congested na rin niya, which is yung Cloudflare and also the Google DNS, okay? Kaya ngayon ang pinaka-recommended ko na gamitin ninyo is yung wag congested. Kung meron kayong alam na mga private DNS diyan na may inavail kayong private DNS, you can use that IP guys sa ating mismong settings. Pwede nyo gamitin 'yan, walang problema doon. Okay? So ang ginamit natin diyan guys is yung Open DNS Home. So usually ito yung kanyang effect, okay? Ganito yung effect niya. Papakita muna ng effect bago tayo mag-setup. Ito yung effect ng DNS mismo ng ating Open DNS Home. Yun yung pangalan ng ating DNS provider or ng server, I mean. So tingnan natin ito mga pare ko. Ganito yung effect niya. By the way, yung in-avail lang namin is 20 or 30 Mbps. Pero as you can see, lumalag pa siya doon, almost 50. Pero usually follow niyan 45 at saka 40. Kapag walang DNS, usually nasa 38, 37, 35 or 30 Mbps lang siya. Ganun lang siya flat, okay? Usually, nandito yan guys sa ating history. Okay? Sa results pala, I mean yan. Ito yung mga common DNS testing ko. As you can see, may 23.3, may 21.9. So dito na ako gumamit ng DNS, which is yung 43.6, 37.6, and 44.7. So dyan na natin makikita yung effect ng DNS natin. So paano nga ba mag-change ng DNS? Kagaya na sinabi ko, gamitin yung basis ito. Itong mga to, yung mga DNS level or DNS server na to. So, halimbawa, gagamitin natin si 1.1.1. So, papakita ko sa inyo bakit congested dito si Cloudflare. Ito. So, sabi dito, ang primary DNS niya is ito at ang secondary DNS niya ito. So, ilalagay lang natin siya doon sa ating DNS settings. Punta lang tayo sa ating settings. Puburahin ko lang to. By the way, copy ko na lang para copy-paste na ng gagawin ko mamaya. Yan. So, i-input ko lang yung DNS ni Cloudflare, which is 1.1.1. Okay, yan. And then dito sa baba, sabi doon is 1.0.0.1. Okay, so sa akin is 1.0.0.1. Okay, so gagawin nyo, i-okay nyo lang yan. And then, ngayon, ibaback nyo lang. And automatically na magsasave na siya. Makikita ninyo yung ating wifi is parang mag re-restart or biglang mawawala as biglang babalik din ulit. Pagkatapos yun, okay na siya. Ngayon, balik tayo ngayon sa ating speed test. Makikita ninyo kung ba't sinabi kong congested yung ating DNS na Cloudflare. Kasi mga kapare ko, ganito yung kanyang result. Minsan, pumapalo lang siyang 37, 35. Bihira siya umabot ng 40. Depende na lang siguro kung maraming gumagamit ng wifi ninyo. Pero ngayon, okay na yung performance niya. Show and see. Mas tumaas siya kanina na 43 lang ata yung DNS na ginamit ko. Ngayon, 47. Siguro konti lang gumagamit ng wifi ko ngayon. And show and see, 50 yung kanyang download speed. Ay, upload speed. So, makikita ninyo yan dito guys sa ating result. Papakita ko mamaya. Yan, as you can see, may 47.4 and 49.3. Usually, same lang din. Kagaya kanina. Diba? Ganun ka-effective yung DNS mga kapare ko. Kagaya na sinabi ko kanina, itong method number 2 talaga yung most na gagamitin ninyo kasi super okay kasi niya. As in 100%. As you can see, yung effectiveness niya is napakaganda. So, mas maganda talaga to gawin lalo na kung hindi kayo fiber. Kasi kung fiber kayo, medyo hindi nyo masyadong may experience or parang wala kayong masyadong may kita kasi maganda na yung connection niya. Pero kung kayo, same ng in-avail ko na medyo mababa lang, like home plan lang, is ganun lang talaga yung makuha ninyong result. Okay? Maganda kapag gagamit kayo ng DNS. Anyway, dito ko na rin tatapusin yung video. Yun lang naman yung mismong method. Yung dalawa. So, kagaya na sinabi ko, yung first method is just a optional method lang. And syempre, yung pangalawa is yung pinaka-the best method na pwede ninyong gawin ngayon mismo. Anyway, yun lang guys. This is your boy, Parag Steven Tips. Peace!